noong 20 ng Hunyo 2015. Nagpasama raw ang kanyang nobyo na makipagkita sa dati nitong asawa na si Tania. Sinundo nila si Tania sa Dao Terminal. Kasi parang may usapan na sila na magkikita sila, which is something like na ibibigay yung pera, pambili ng kotse para sa dalawang anak nila na nag-aaral dito sa Maynila. Sa puntong iyon, sinabi raw ni Fidel Sheldon na dadalhin nito si Tania sa kanilang inuupang bahay para doon bilangin ang ibibigay na halaga ng pera sa dating asawa. Magkasama silang tatlo sa sasakyan, tapos nagpaiwan itong si sa mall. Dakong alas 9 ng gabi, nang umuwi na si Hilda sa pinauupahan nilang bahay ni Fidel Sheldon. Nuuwi, agad umano siyang sinalubong ng kasintahan at binulungang huwag siyang mabibigla. Kasama ka ba? Kasama. Bakit? Huwag ka mabibigla. Ano nangyari? Pagdating sa loob, dumiretso daw agad si Fidel Sheldon sa lababo at hinutasan ang perang may pahid na dugo. Matapos iyon, sinenyasan daw siya ng nobyo para magtungo sa isang kwarto. Pagdating doon, gulat na gulat daw ito nang makita ang bangkay ni Tania. Duguan at nakabalot ang ulo nito ng tuwalya. Noong inutusan pa daw siya ni Sheldon na kumuha ng tuwalya at garbage bag para balutin ang ulo ng biktima. Nagpatulong din daw si Fidel Sheldon na hilahin sa paa si Tania para dalhin sa labas ng bahay. Sa labas ng bahay, isang hukay naman ang nakita ng babae at duoy inilagay nila ang bangkay ni Tania at sakat tinabunan. Nagpatulong din ito sa paglalagay sa garbage bag ng mga gamit ni Tania. At nagpasama na rin na itapon ang apat na garbage bag sa magkakahiwalay na lugar sa Bulacan. Batay pa sa testimonya ni Hilda, takot raw ang namayani kaya hindi siya agad lumantad. According sa statement niya, tinulungan niya na maglinis si Sheldon dahil natakot din siya kasi nakita nga niya yung asawa na patay na baka patayin din daw siya. Kaya nga nagbigay siya ng statement. Siguro nakonsensya siya or may nagkumbinsi sa kanya. Samantala, bukod sa testimonya ng kasintahan ni Fidel Sheldon, isa namang impormasyon ang nakalap ng mga otoridad mula sa kapatid ni Tania na si Roan. Na umano'y magpapatunay na si Sheldon ang huling kasama ni Tania. Dating mag-asawa pala, pumunta sila ng restaurant, parang ganon. Which is yung niji nga na nakuhanan yung CCTV doon na magkasama silang pumasok, magkasama silang lumabas. Yun ang last na buwan na CCTV na nakitang buhay yung victim natin. Batay sa CCTV, pasado alas 4 ng hapon noong 20 ng Hunyo 2015, pumasok sa naturang restaurant si Fidel Sheldon at Tania. Makalipas ang isang oras, dakong alas 6 ng gabi, nang lumabas naman ang dalawa. Dahil sa mga ebidensya at testimonya na nakalap ng CIDG Angeles City, tuluyan ang sinampahan ng kasong parricide si Fidel Sheldon Arcenas. Samantala, bagamat lumutang para idetalye ang kanyang nalalaman sa krimen, sinampan pa rin ng kasong accessory to the crime of murder si Hilda dahil sa pagtulong sa suspect sa paglilinis at pagtatago ng krimen. Nakakita naman ng probable cause si Assistant State City Prosecutor George Yarte Jr. ng Angeles City Prosecutor's Office para iakyat sa korte ang kaso. At nito nga, June 10, 2016, isang warrant of arrest naman ang ipinalabas ni Presiding Judge Irene Zenaida Buwan ng Branch 56 ng Angeles City RTC. Hanggang ngayon, patuloy na nagtatago si Fidel Sheldon Arcenas. May panawagan ang pamilya D kay Fidel Sheldon Arcenas. Gusto namin makita siya, magpakita siya, lalo sa dalawang bata kasi mas maraming tanong yung dalawang bata kaysa sa amin. Tsaka syempre yung justice, diba? Gusto namin malaman kung ano talaga yung nangyari. Ito naman ang mensahe ni Ginang Liza D para sa kanyang pumanaw na anak. Sana anak, matulungan mo kami rin na makonsensya si Sheldon at si Angela para mabigyan ng mustisa yung nangyari sa'yo.
Alam ko, nandiyan ka na sa pili ni Lord. Dahil mabait ka naman ang anak ng Tanya eh. Lahat ng tao dito wala sinabi kung di mabait kang bata. Kaya naniniwala ako na nandiyan ka na din kay Lord. Masaya ka na rin yan. Masaya na rin kami dahil napaligaya mo kami ng mga tita mo, ng mga kamag-anak natin. Talagang sinasabi nila na napakabait mong bata. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lamang ang button na ito. Namiss mo ba ang mga palabas ng SOCO nung nakarang Sabado? Pwes, pwede mo itong mapanood dito. Narito ang kwentong krimeng tampok ng inyong ABS-CBN SOCO.